kung first time nyo sa channel na ito, maaari nyo pong isubscribe at i-click ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod na upload ko. Ngayong panahon ng krisis kung saan karamihan ay hindi pa nakabalik sa trabaho o ang iilan ay kasama sa skeletal workforce o tuluyang nawalan ng trabaho, marami pa rin sa mga mamamayang Pilipino ang umaasa sa ayuda ng gobyerno. Tanong ng karamihan, may subsequent tranche pa ba? Ayon sa pahayag ni DSWD Undersecretary Danilo Pamulag sa virtual presser noong June 25, 2020, kasama si Director Irene Dumlao na meron pang second tranche ng Social Amelioration Program at ayon sa kanya, napatuloy pa rin ang pamamahagi ng ayuda sa mga waitlisted beneficiaries at mga kwalipikadong beneficiaryo para sa second tranche ng SAP. Paglilinaw ni Undersecretary Pamulag na kahit matapos na ang visa ng Bayanihan to Heal as One Act, ay patuloy pa rin pamamahagi ng ayuda under Social Amelioration Program at prioridad nila ang mga Pilipinong naghihirap sa panahon ng krisis o higit na nangangailangan. Dagdag pa niya na patuloy pa rin ang nasabing validation at deduplication ng ahensya na dati nang binigyang diin upang masigurado na walang duplication ng ayuda mula sa ibang ahensya ng gobyerno. Kaugnay ng usaping Social Amelioration Program, ayon din kay Undersecretary Danilo na natapos na ang first tranche ng SAP na ipamahagi na sa indicative number of target beneficiaries nito na umaabot sa 99.8 bilyong piso sa 17.7 bilyong beneficiaryo nito. At patuloy pa din ang distribution ng second tranche na nauna nang ipinamimigay sa mga waitlisted beneficiaries sa Benguet Province, ilang lugar sa La Union, Pangasinan at Pampanga at kasalukuyang namamahagi sa Doña Remedios, Bulacan. At naibigay na din ang ayuda ng second tranche sa 1.3 milyong 4-piece beneficiaries na cash card holder. Maliban sa Social Amelioration Program ng DSWD, patuloy pa rin ang pamimigay ng tulong ng ahensya sa mga Pilipinong higit na nangangailangan. Sa katunayan, ay nakapagbigay ang ahensya ng higit sa 2 milyong halaga para sa mga locally stranded individual o LSI na umaabot sa mahigit 1,000. At patuloy din ang pamimigay ng tulong sa mga person with disabilities at mga centenarian sa buong bansa na house-to-house basis ang mode of delivery nito. Kaugnay ng usaping ayuda, sinabi din ni Undersecretary Danilo na sa mga PUV drivers na hindi pa nakatanggap ng ayuda, ay bisitahin lang ang LTFRB website upang tingnan ang mga nakalistang benepisyaryo at saka magtungo sa pinakamalapit na land bank. Nagpapasalamat din si Undersecretary Danilo sa pakikipagtulungan at pag-unawa ng lahat. Saad niya na makakaasa ang publiko sa patuloy na maagap at pagkalinga na serbisyo ng DSWD at nagpapasalamat din siya sa mga LGUs at ibang sangay ng gobyerno sa patuloy na kooperasyon sa programa ng gobyerno. Ayon sa kanya na sa patuloy na pagbabayanihan ay sama-sama tayong babangon at maghihilom. Para sa karagdagang impormasyon, paglilinaw at katanungan hinggil sa usaping ito, maaari po kayong makipag-ugnayan sa DSWD o Department of Social Welfare and Development.